nasa bahay lang, ang pinupuntahan ko ay palengke at gym lang. Saka naman pa ako nagkasakit ng ganito. Ingat po, ingat po. Ang search daw ay ine-expect hanggang December. Bakit? Bakit ine-expect nila hanggang December? Tingnan natin. Dalawang buwan lang ang itinagal ng COVID surge sa South Africa dulot ng Omicron subvariant BA.5. Pero ayon kay Dr. Guido David ng Okta Research Group, ang COVID surge na nararanasan natin ngayon sa bansa, posible pa raw umabot hanggang Kapaskuhan. Wala pa raw kasi tayo sa peak o isa sa mga senyales na pababa na ang mga kaso. Nagsimula more or less around June. July to August, pero hindi pa tayo nasa peak yet, so it's taking longer. Right now, it's looking like it will last up to 4 or 5 months, well into the Burr months. May ilang kadahilan. Ayan ha. Wala pa raw kasi tayo sa peak, kaya hindi pa nagsurge. Wala pa tayo sa peak ng surge, kaya hindi pa bumababa. So possible na hanggang December pa yung surge na yan. Ang nakikita raw ang Okta Research Group kung bakit tumatagal ang surge, isa rito ang paghina na ng proteksyon ng bakuna. Yun ang ano ha. Ito nga naisip ko kanina, yung paghina ng bakuna. Kasi nga, kaya dapat sabi ko, buksan na yan. Na dapat ako ay hindi, yung huli kong booster ay medyo matagal na. Kaya napapansin nyo, nung campaign, ay kung kailang kung sino-sinong tao nakakasalumuha ko, ha? Iba't ibang tao, ano yun, libo-libo yun, kasi campaign yun eh. Kahit naka-face mask ka doon, sa dami ng tao, dikit-dikit kayo, yung pawis nyo nga nagpapalit-palit na eh. Ganun katindi, pero bakit hindi ako nagkasakit? Sabi ko nga, kung kailan pa akong nasa bahay lang, ang pinupuntahan ko ay palengke at gym lang, saka naman pa ako nagkasakit ng ganito. Hindi ko pa rin naman alam kung COVID yung sa akin, pero kung ito man ay COVID or hindi, may kinalaman to dun sa booster. Kasi matagal na yung huli kong booster eh. Parang sa ngayon, ako yung nagtatanong, wala pang second shot ng booster. Medyo matagal na yun. Kaya posibleng bumababa na yung efficiency ng vaccine. No? Kaya doon sa mga hindi pa nag-vaccine or yung hindi pa nabubooster at kayo ay meron naman pagkakataon maka-vaccine at booster, gawin nyo na yung chance nyo. Kasi napakalaking bagay yan. So malaking bagay po yan. Kailangan protektahan nyo. Kung yung sa akin naman ay kung ito naman ay hindi COVID, siguro may kinalaman din to sa tulong din yung vaccine panglaban sa resistensya ng tao. Kasi talagang nagtataka ako eh. Kung kailang kulang ako sa tulog, kulang ako sa yung nguya ng pagkain kasi halos lunukin mo na lang yung pagkain dahil sa laging rush, dikit-dikit kayo ng mga tao, pagod kayo, makipagsiksigan ka sa stage, basa ka ng ulan. Isipin mo doon ako hindi nagkasakit. Kung kailang nasa bahay, doon ako nagkasakit. At ako ang nakikita ko lang dahilan dito ay tungkol sa vaccine. Ano na kayo, pa-vaccine na kayo. Tataas pa 'yan. So mag-iingat po. Para makatulong tayo sa bansa natin, siguro magpa-vaccine or magpa-booster na tayo. Kasi again, hindi natin kaya ang isa pang lockdown and hindi maganda ako against ako talaga sa lockdown. Nasa verge tayo ng yung economy natin hirap eh. So tumulong na lang tayo sa hindi, hanggat sa maaari, wag na tayong maging pabigat sa gobyerno. Kung maaari nga ay tayo na yung maging makatulong sa gobyerno instead na pabigat tayo sa gobyerno. Kasi minsan, yung iba ayaw naman din naniniwala sa vaccine. Nirerespeto ko kayo, pero pag kayo nagka-COVID, wag niyong abalahin naman yung gobyerno, ha? Pasensya po, kasi baka meron dito hindi naniniwala sa vaccine. Pero, sige, karapatan nyo yan. Pero huwag nyo rin pahihirapan, yung ibang tao pag kayo naman ay nagkaroon. Ayan.